nasa itim na ako. Tara, hina natin. Kung nasa itim ako, ano kaya gagawin nyo? Kung nasa itim ako. Nasa itim na ako ngayon eh. Itim, Miss Yowei. Kilalang kilala ko na talaga yung babae yan. I really know that girl, you know. That girl is like sophisticated or what? I don't know. Because that girl is like older than me. Like 12 years older than me. Isa lang yun naman, nasa Gen Z din eh. Nasa Gen Z din yung babae yun. Ha? Yan. Since alam nyo naman na saya itim na ako, malalaman na rin natin if I am about specifying, more about specifying, you know. And sis, I'm going to give you a hint of this race clicker plan. No race clicker, not race clicker rather. I'm going to give a tip of black fruits rather. Because my account, Excalibur Legion 438 was hacked before, so I can't open it. I can't open the pass or, you know. So now, I'm going to give you some informations about black suits that I have been learned earlier, you know, even before. So this is the tip number one. Just grind and grind and grind until you reach level 30 or above. Or as you can see, grind faster until you reach level 50 rather, not 30, 50 or above, to get some food there, you know. And in one day, I did the grind until 75 level, 75 to 77, or not rather 77, 75 to 84 levels of grind rather, in one day, just for me, huh? But if you are about to grind, nasa sa inyo na yung decision if you are going to grind onto like level 50 or level 75 or higher, whatever. Basta i-grind nyo lang yan. And then this is the tip number 2. What if kaya kung mag-set kayo ng strategy about fruits? Yes. That is the tip number 2. Set your strategy among fruits. In black fruits, you know. And then tip number 3. Set your strategies on how you kill those people who are trying to cheat on black fruits. And then you are about to see what happens next. So what happens next is going to be shocking, you know. Because what's happened next is if those people are getting killed by you, which means you are the next getting killed by another man, another player. So what is the 3 strategy plan? Strategy plan number 1, try to imply into your mind the skill, you know. Try to imply in your mind the skill in black fruits. And then the strategy plan number 2. Try to communicate friendly. Or if not friendly, try to communicate very, very carefully into those players. Or even NPC players, you know. Strategy plan number 3. Try to be more competitive in black fruits. Try to be more competitive. Because I am also a competitive player in Race Clicker, you know. I can also grind and grind and grind until I reach the past of Max Rebirths, you know. And then, what's more about Valorant? Valorant can specify whether your strategy is to kill more enemies or what. Because all of the Valorant agents in Valorant, they are all Regents. Lagi nyo yung tatandaan. They are all Regents. Those Valorant agents are all Regents. So technically, if they are all Regents, makakapatay sila na makakapatay wherein to specify kahit sino pa yan. Isn't it that right? Yes, that is the Valorant player's strategy. Well, that is also considered my strategy, you know, because I'm also a Valorant player. They all have to know their strategy or their goals. Even in Valorant, Black Fruits, whether kahit saan pang laro yan, basta alamin nyo yung mga boundaries nyo,
and try to imply into your mind about your skills, you know? Ano yun, ML? Naririnig ko ML. Sige, try. Continue natin. So what's more about Valorant again? Part 2. What's more about Valorant again? What's more about Valorant? Eto. Isa-isa natin yung mga malalakas na agents. The first one is Neon. Alamin nyo kung bakit sobrang lakas ni Neon sa Valorant. Kasi si Neon kasi more on kuryente siya eh. More on kuryente siya, si Neon. More on kuryente siya kasi tawag dito, yung suits niya nagsusuit up like 8 billion or something. Basta something, a billion volts. Ayan si Neon, billion volts siya. And the next, eto, number 2, Reyna. Alamin nyo kung bakit si Reyna. Bakit si Reyna ang tinutukoy ko? Because Reyna is the most powerful Violet agent in Valorant. Do you know why? Because her strategy is to heal herself and to kill someone with her Empress and something, because I can also regenerate the empowerment. Right there. Or like she pala tinutukoy ko. Si Reyna kasi. Si Reyna. Basta alamin yung strategy ni Reyna. And the next, third. Alamin yung sino to. Hindi siya si Sage. Hindi rin siya si Chamber. Smoke siya. Pero hindi si Chamber at si Sage. Sentinel kasi yung dalawang yan. So do you know what's the third one? It's Clove. Clove is the third one. Smoke siya, diba? Controller. So third one is Clove. Do you know why is Clove? Tinutukoy ko. Bakit si Clove ang tinutukoy ko? Kasi si Clove, meron siyang resurrection sa sarili niya. Ayan. Alamin niyo lang yan. Resurrection sa sarili niya. At tsaka yung second skill niya ba? Yung babalik sa low HP yung kalaban. Kahit ngayon makakampi. Kahit nga, kapag kasama kakampi, magagalit yan. Magagalit rin yan kay Clove. Sa mga Clove players dyan, huwag na huwag nyo talaga susubukan yung mga kampi nyo. Because Clove is the most powerful smoke. Most powerful smoke yan si Clove, ha? Sa Valorant. Yan. Kaya kung mapapansin nyo yan si Clove, meron siyang strategy na pinapababa niya yung buhay ng mga players. Kahit nga makakampi. Pero, eto pa sa pa, meron siyang heal tsaka yung smoke. Okay naman yung smoke niya eh. And the next, Sentinel naman tayo. 4, Sage. Sage naman tayo. Ha? Ayan, Sage. Sage naman tayo. Sentinel. Alam niyo yan si Sage, puro siya wall tapos heal. Wall tapos heal yan si Sage. And then resurrection, isa pa yan. Resurrection sa mga kakampi. Kung ang heal ni Sage, hindi nga ma-specify resurrection pa kaya? Yung heal kasi, ma-specify yan sa kanya, konti, pero sa mga kakampi, puno. Ayan. And the next, Sentinel ulit. 5th, Chamber. Chamber is the Frenchman na mayaman daw. Mayaman daw yan si Chamber. Ang dami nga doon nasasabing mayaman daw si Chamber eh. Pero yung ulti niya, kayang-kaya agad makapatay ng isang agent. Kayang-kaya makapatay ng isang agent. Kahit sino pa yan, kayang-kaya yan. Pero basta kapag huwag kayo tututok sa paa, tutukan yung katawan o kaya ulo. Para naman sa ganun is one hit, patay. And then Headhunter, second skill yan ni Chamber. Ibig sabihin yan, Headhunter, tinutukoy yan kung sa ulo ba kayo tumututo. Kasi sheriff din yan eh. Sheriff din na baril yan. Nasa sidearms yan. Part yan ng sidearms. Yung Q ni Chamber. And the next, Initiator naman tayo. Do you know KO in Valorant? KO in Valorant is more on technological manifested.
technological manifested yan si KO kasi nga 'di ba, hindi talaga yan natutulog. Eh robot nga siya, 'di ba? Robot yan si KO, kaya nga kung mapapansin niyo sa technological skills niya, kayang-kaya niya maka-emphasize ng mga researchers. Yan. Tapos, ayan naman si KO, kayang-kaya rin niya maka-detate ng mga agents. Hindi na talaga makakagamit ng skill yung mga agents, mga kalaban. Yan. Kasi dun sa third skill, tapos sa ulti niya, yan. Hindi na makakagamit ng skill ang mga kalaban, whether skill or what? Skill or significant type of guns, you know? And then, next, initiator ulit. Breach. Breach naman tayo. Earthquaker. Breach. Earthquaker yan, si Breach. Tapos yung flash niya, umaabot pa, long range. Long range yan si Breach. Tapos yung itas R niya, do you know that? CQEX? Oh, eto. Yung C niya, first skill. Q, second skill. E, third skill. X is the ultimate. Ayun na, akala ko, Dota kasi tinukoy ko eh. QWER. Yung R kasi, ulti yun eh, dati sa Dota. Pero ngayon sa bago na, specify natin CQEX, first, second, third, and the ultimate. And then, eto, si Breach. Di ba, more on earthquake eh siya. Ibig sabihin niya, kayang-kaya niya, maka-earthquake. Makakapasok lahat ng mga kakampi dun sa side na pinag-ultihan niya. Ah. And then the 6-1, nasan ba na yung 6? Oh, si, ano to, duelist tayo, Phoenix, Flash, Moon Flash, Fire siya, tapos yung ulti niya, nakakapag, ingay naman. Immortality, yes, that is the, exactly the hint, immortality, kasi yung ulti niya, pwede pa siyang makabalik doon sa pinag-ultihan niya. And the next, yung C at yung E niya, which is yung C niya, wall, fire wall, and then yung E niya is the fireplace. Can heal sa... Yes. Heal siya sa... Yes. In his own. Nakakapag-heal si Phoenix in his own. Sarili ha. Hindi ko sinasabi mga kampe. Sunog kasi yan sa mga kampe. Lagi niya ito tatanda na sunog yan sa mga kampe. Ang heal ni Phoenix sa sarili. Okay. Next. Next na ulit. Smoke tayo. Omen. Si Omen. 7. 7 na muna ituturo natin sa isang araw. 7 agent strategies. Omen. Do you know Omen in Valorant? Omen can teleport whether he likes it or not. Tapos nakakapag-smoke siya directly kahit saan. And then, yung ano niya, yung tawag dito? Yung Q niya? Do you know what it is, yung Q niya? Yung, ano dito? I don't know. Paranoia. Yes, paranoia. That is exactly his second skill. Second skill niya yun. Paranoia. Paranoia yung blind. Yes, that is exactly. Pero si Omen, malakas din yan ha. Naka-ace na din ako dun one time dati sa competitive eh. Si Omen. Hindi, malakas ka lang si Omen. Sobrang lakas ko lang kaya. Yes. Directly. Saan pa? Speed rate. Oh, ito ay skin rate. Max rate, 10. 10 out of 10? Yeah. Exactly. Ito na kay Alice, sabi ko. Okay, part 2. Part 2 ba ng ano ko? Rate ko na tinda sa kantin dito sa Keypax ba? Part 2, mamaya is pag-isipan ko pa yan. So, technically, seeing you, tapos na 7 agent strategy ha. Ngayon, alamin na natin lahat. Ay! So, technically, seeing you. Technically, seeing you. Pero agad ha. Bye! Okay, so I'm back. Tara, rating naman tayo ng mga pagkain sa kantin. Mga dito sa T-Pax, ha? Ito so okay yan, ha? Uy, grabe, mapapansin naman eh. Ito, mag-start na nga ako, eh.
Okay. Alam niyo ba yung ano, yung French fries do sa canteen? Eh, ang rating ko diyan is 9.3 out of 10. Ayan. 9.3 yan ah. 9.3 ang rating ko doon sa price doon sa canteen. Kasi ang sarap niya. Yun nga lang, may pagkakaiba. May pagkakaiba yung 0.7%. May pagkakaiba. 0.7 ba yun? Oo. 0.7 exactly. May pagkakaiba. Yung lasa ba naman ng french fries, parang bang pinag mantika. Pinaglumaan, tapos ginamit pa ngayon. Ayan, parang ganun. And then the next, hamburger. Hamburger naman. 9.5 out of 10. 9.5. May decimal pa yan, ha? 9.5. Alam nyo ko bakit 9.5 ang sabi ko? Kasi yung 0.5% naman nun, bakit isang kagat, tinapay lahat? Isang kagat, tinapay lahat? Napapanood ko na, delete. Nalirelate ako dito eh. Isang kagat, tinapay lahat? Kasi totoo naman eh. Lagi ko yung naririnig. At, okay na. Next, yung hotdog. 9.1. Ito din. Ayoko din ito eh, yung hotdog sa. Kasi masarap naman siya, pero ang pagkakaano naman, yung dressing ng hotdog, ito yun eh. Yung dressing ng hotdog, bakit parang may pinaghalo block? May pinaghalo block. Ah, ito pa. Next. Ano pa to? Ice candy. Ito, ice candy sa pa yan. Isusunod ko na yung kwek-kwek sa ice candy. Ice candy muna tayo. Sa ice candy naman, complete 10. Kasi yan, sarap eh. Masarap talaga ice candy doon. Ano matabang? Sop-sop kayo. Favorite mong flavor ng ice candy? Mango. Natikman mo lang yung ice candy ni Ayan. Mango rin. Mango yung flavor na. Nangalit. Mango flavor. Eh di mango talaga ako eh. Ato. Next. Kwek-kwek. Dito talaga mas babagsak na sa kwek-kwek. Alam nyo kung ilan? 7.3. 7.3 out of 10. Yung 2.7. Yung 2.7 nun. Ay, naku. May pinag-alog. Patay na harina. Binagalog patay na harina. Yung pinaglumang harina ba? Ginagamit pa rin. Sabi na dito tayo sa kwek-kwek babagsak eh. Ato next, yung Nesty Lemon. Eto, Nesty Lemon naman tayo. 9.8 out of 10. Nesty Lemon. Nesty, 0.2%. Ano, tag ito. May significant taste siya. Yung 0.2%. May insignificant taste. Yung parang tipon yung aftertaste, medyo aftertaste. Yan. Ayun ang insignificant taste ng Nesty Lemon doon sa antin. 9.8 out of 10 ang nirate ko doon kasi 0.2% doon is may insignificant taste, which is yung aftertaste. Ano pa ba kaya mga iba pang pagkain doon sa antin? Ano pa to? Yung show may rice ito, sa pa. Max 10. Sarap din eh. Show may rice yan. Perfect rate. Doon talaga ako natatawa sa part na kwek-kwek kanina. Doon talaga bumagsak eh. 7.3 out of 10. Grabe, nakakabwisit kasi lumang harina yung ginamit. Isip kayo. Baala kayo sa buhay nyo kung anong gagamitin yung harina dyan. Basta ako, di ako bibili dyan. Di na ako bibili ng kwek-kwek ha. Hindi na ako bibili kahit saan direksyon pa yan. Ha? Nagigigil na ako sa inyo. Kaya if I were you, tigilan nyo na yung kagamit ng lumang harina o pinagamit na harina. Please lang!
lang, nagmamakaawa na ako sa inyo. yun lang rating ko. Bye-bye. See you na ulit sa Monday.